Meron tayong kwento sa Marki TV, mga idol, tungkol kay Papa Roman, ang kapatid ni Tatay Mauricio. Napakaganda po din ng kanyang kwento, mga idol, kasi gamit ang kanyang mga agimat, ang agimat ng pangil ng kidlat, ang agimat ng ngipin ng kalabaw na ginagamit niya sa paglalaro ng boxing. Shoutout tayo, mga idol, sa lahat ng mga Solid Marsai supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliberan, Luz Paul, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Ellen Mia Nihat, Amadia Flores, Gerald Anyobo, Badit 3221, B73MB, Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatsi at Jovi Bellio. Shoutout din tayo, mga idol, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community at sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo, mga idol. Unti-unting kumikislap ang dala ni Manong Dudoy hanggang sa nagliliwanag na ito. Nakaramdam ng kakaibang tuwa ang matanda. Ibig sabihin, malapit na kanya ang kanyang anak. Malapit lang sa kanyang kinatatayuan. 5 bahay ang nasa kanyang palibot. Kaya hindi pa niya alam kung saan sa mga bahay na ito natutulog ang kanyang anak. Kaya lumapit siya isa-isa sa mga kabahayan hanggang sa mas naliliwanag pa ang hawak niyang pulsiras, at ibig sabihin, nasa loob ang kanyang anak na si Agustos. Ang problema ngayon ni Manong Dudoy, kung paano siya makapasok sa loob. Kaya umikot muna ang matanda sa labas ng bahay. May ilang minuto pa siyang natitira nang mapagawi ang matanda sa may kusina. Nakita niyang lubid lamang ang nakatali doon na ginawang pangsara sa pintuan. Kaya mabilis na pumanhik siya sa loob. Maliit lamang ang bahay, kaya makailang hakbang lamang narating niya agad ang may sala at nakita doon ang tatlong nakahiga sa sahig. Mabilis itong nag-uusal ng mga orasyon, at pagkatapos binitiwan agad ang hawak na pulsiras sa ire. Matapos na gawin yon ng matanda, mabilis itong tumalik papunta doon sa isang tao na natutulog sa may gilid ng bintana. Ito na ang kanyang anak. Lumapit si Manong Dudoy, at ngayon kita na niya ang buong hitsura nito. Napaluha ang matanda. Hingi siya ng hingi ng tawad. Gustong gusto niya itong yakapin, pero hindi pwede. Nang may kumalabog sa may pintuan sa kusina, at may dalawang nilalang ang mabilis na pumasok. Kaya mabilis na umibis si Manong Dudoy doon sa may bintana. Pagkatapos na makatalon ang matanda, mabilis na itong tumakbo papalayo sa lugar. Ngayon, alam na at nakita na niya ang hitsura ng anak. Namarkahan na din niya ito, kaya masusundan na niya ito kahit saan pa magpunta. Kailangan na lang na makahanap siya ng magandang pagkakataon para makausap ito at sabihin na siya ang kanyang ama at matagal nang hinahanap niya itong si Agustos. Ilang minutong lumipas, narating na ni Manong Dudoy ang kakahuyan sa gilid ng batuhan kung saan nandoon ang kanyang ginawang ritual
habang binabantayan ng dalawang kaibigang antinggero. Manong Dudoy, kumusta po ang lakad ninyo? Nakita nyo ba ang iyong anak? Ang tanong agad ni Herman. Tumango lang ang matanda. Baka kasi masundan pa sila ng mga gabunan. Kaya utos niya agad kay Herman at Edgar na umalis na sila doon sa lugar. Kaya makalipas ang ilang sandali, umibis na sila doon sa kakahuyan. Pabalik na sila sa kanilang ginawang kubo na malapit doon sa may ilog. Tahimik lang si Manong Dudoy. Sa wakas, nakita na din niya ang anak. At totoo pala ang kanyang mga pangitain sa kanyang panaginip. Pagkatapos ng mahigit 30 taon na lumipas, ngayon lang niya muli itong nasilayan. Naalala pa niya noong unang panahon, maliit pa lamang si Agustos, na laging kasakasama nila ni Tatay Dadoy doon sa bundok ng sinawahan. Ngayon, malaki na ang bulas nito at mukhang mas lumakas pa ang kanyang anak. Pagka-uwi ng mga ito sa kubo, gumawa muna ng mataas na uri ng orasyon ang matanda para hindi sila maramdaman at masundan ng mga gabunan. Habang doon sa bahay nila ni Agustos, nagtataka ang kanyang kapatid na babae kung bakit nakabukas ang bintana. Buti na lang, pinabayaan na lang ito at natulog na ang mga ito sa loob ng kwarto. Kinabukasan, muling umalis ang tatlo. Magmanman na naman ang mga ito sa lugar ng mga gabunan. Bahala na, gusto nang kausapin ni Manong Dudoy itong si Agustos. Doon pa rin sila dumaan sa may kakahuyan. Pero agad na naramdaman ng matanda ang pwersa ng mga aswang. Pati itong sina Arman at Edgar, naramdaman na din nila ang mga ito. Nakita ni Manong Dudoy ang anim na mga gabunan na mabibilis na tumatakbo papunta sa kanilang kinaroroonan. Nang makalapit na ang mga ito, sabi agad nung isa, "Di ba kayong tatlo ang nakita namin kahapon na umaligid doon sa kabayan? Ano ba talaga ang kailangan ninyo? Natandaan nyo pa ba ang sinasabi namin kahapon? Kapag bumalik pa kayo at nagpapakita dito sa aming lugar, hindi na kayo makakalabas pa ng buhay." Sagot ni Manong Dadoy habang tumatawa ito. Teka, may magagawa ba kayo kung gusto naming umalis dito sa inyong lugar na buhay?" Parang napanting ang tinga nung mga gabunan at lumapit ito kay Manong Dudoy. Sabi nito, "Ang lugar na ito ay para lamang sa mga gabunan. Walang nangangahas na pumasok dito sa aming teritoryo. Hindi kami masasama, pero huwag mo akong pilitin. Ngayon, dahil sinuway ninyo ang mga sinasabi namin kahapon, pagbayaran nyo ito ngayon." Sa isip ng matanda, susubukan niya ngayon ang mga kakayahan ng mga aswang na ito. Agad na lumapit pa ang dalawang gabunan sa kanila at ang isa nag-uusal na ito ng orasyon. Kaya ang ginawa ni Manong Dudoy, nag-uusal na din ito ng mga orasyon at sabi niya kay Arman at Edgar, "Humanda na kayo, Arman, Edgar. Papalapit na sila." Ang nasa isip naman ng dalawa, mukhang masusubukan na ngayon
ang kanilang mga kakayahan. Unang bisis pa ito ngayon na makakaharap ang mga aswang. Nakaranas na sila ng mga engkwentro, ng mga engkanto. Pero aswang ay hindi pa. Nang makalapit na ang dalawa, may sinambit ang isa sa mga ito na mga banyagang salita. Agad na naramdaman nila ni Edgar at Arman na parang umiikot ang paligid ng kanilang kinatatayuan. Pero ang matanda, si Manong Dudoy, agad na nawasak niya ito sa mga ginawang orasyon. Mabilisang nag-usal na din ito ng mga orasyon. At pagkatapos, inihipan ito ang dulo ng kanyang daliri at idinampi sa mga sentido nila Arman at Edgar. Bumalik kaagad ang normal na pakiramdam ng dalawa. Pero umigpaw na ang dalawang aswang na nasa kanilang harapan. Habang ang mga kasamahang aswang, tumakbo na rin ang mga ito papasugod sa kanila. Sabi nung isang gabunan, "Kung ganon, marunong pala kayo sa mga orasyon." Bumagsak ito sa likod ni Manong Dudoy, sabay kalmot sa matanda. Maagap naman si Manong Dudoy. Mabilis na nahawakan ito ang kamay ng aswang at ibinalibag ito doon sa may damuhan. Gulat na gulat ang mga ito. Hindi lang pala na may alam ang matanda sa mga orasyon. May taglay din itong kakaibang lakas. Nakahanda na din ang dalawang antinggiro. Umigpaw itong si Arman at sinalubong ng sapak ang isang gabunan. Pinakain na din ng mga ito ang mga taglay na agimat. Habang itong si Edgar, nang makalapit naman ang isang aswang, pinagsasapak na din niya ito. Ang isa na umigpaw at umataki kay Manong Dudoy. Dalawang magkasunod na kalmot ang pinakawalan. Pero nailagan lang ito ng matanda at sinalo ang siko ng isang aswang. Pagkatapos, ibinagsak ito sa lupa. Isang tadyak sa panga. Agad itong namimilipit sa sakit. Gamit ngayon ni Manong Dudoy ang agimat ng lapok. Nang tamaan siya sa likod galing sa kalmot ng aswang, nagulat pa nga ang aswang dahil parang tumama lang ito sa isang putik. At nang makita niya ang likod ni Manong Dudoy na tinamaan ng kanyang mga kalmot, parang wala naman itong nakitang anumang sugat ang nandoon. Kaya gulat na gulat ang aswang. Mabilis itong tumalon patras. Pero lalo itong nagulat dahil nakahawak na si Manong Dudoy sa kanyang mga paa. At mabilis na hinila ito at inihampas sa lupa. Sa lakas ng pagkahampas, agad itong nawalan ng malay. May isang nahawakan din si Arman at pinagsasapak na ito doon sa ilalim ng puno ng kahoy. Itong si Edgar, dahil sa galit nito nang makalmot ang kanyang braso, pinagsasapak na din niya ang isa pang gabunan. Iba ang lakas ng mga gabunan at angat ito sa lahat ng mga aswang. Matibay din ang kanilang mga pangangatawan. Pero mas angat na dihamak ang kakayahan at lakas ni Manong Dudoy. Ilang aswang na din ang kanyang tinalo at pinasunod. Kayang-kaya niya ang mga gabunan na ito. Dahil hawak niya ang mga agimat ng kanan. Biglang umigpaw si Manong Dudoy at gulat na gulat pa nga ang isang aswang nang biglang sumulpot ang matanda sa likuran nito at isang sapak
tumalsik ang aswang doon sa puno ng kahoy. Hindi na nakatalon pa ang isa nang mahawakan ito ni Manong Dudoy. Hinila niya ito at ibinagsak sa lupa, sabay pakawala ng mga sapak sa panga nito. Agad itong nawalan ng malay. Gulat na gulat din sina Arman at Edgar sa mga nakita nila kay Manong Dudoy. Alam nila na may kakaibang taglay ang matanda, pero hindi nila akalain na ganito pala ito kalakas, sobrang lakas. Kaya napanatag na ang kanilang kalooban. Ngayon, hanggang kasama nila si Manong Dudoy, ramdam nila na mas angat pa ang kanilang mga kalaman, at sigurado sila naligtas silang dalawa kapag kasama ang matanda. Ha, 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 ha.